and don't forget to hit that notification bell for Kurt TV. Isa siya sa pinakasikat at hinahangaang artista noong 90s. Pero lingit sa kalaman ng lahat, siya din ay may malaking puso sa public service. Kaya naman ngayong hapon, mga TV Natics, ang mga kasama natin ay ang TGIS ng Pasig na si Miss Angel with you, Angelou! Finally, ang galing! Buti nila, magaling ka ng teacher. Yes! Hi! Kurt TV Natics. Kurt TV Natics. Kala mo, Kurt Addicts lang. So finally, yung kinakabahan ko. Yeah. Wala naman. Ako kaya kinakabahan sa iyo kasi unang-una, alam ko si Kurt matalino, masipag, at saka very eloquent and passionate. First vibe ko sa iyo, tapos mo pinapanood ko yung mga ano mo. I see how passionate you are. Siguro pa. Mag-interview sa'yo para safe. Okay. Ngayon kasi, parang nauso ngayon eh, na ang daming mga celebrities na pumapasok sa politics. So ngayon, syempre, short trivia lang po, yung church po namin sa Esguerra Street sa Pinagbuhatan is katabi lang talaga nung ano nila. River of God! Oh, at the River Springs. Mm-hmm. So may idea na talaga ako kay Miss Angelou. Noon pa, 2011 pa. Ayan. So my first question to you is, sino si Angelou De Leon? Nako! Mm-hmm. Alam mo, si Angelou De Leon, batang nag... Maagang sumabak sa industriya ng television, movie, dahil talaga hilig niya to. Alam mo, nahihirapan ako. Alam mo ba yung feeling na minsan ang hirap na explain mo yung sarili mo? Na, alam mo yung hirap? Kasi nga, alam nyo guys, impromptu talaga to. Lahat ng tatanungin niya sa akin. Walang script. So, ako si Angelou De Leon, siguro, yun, maagang nag-artista. Dahil mahal niya yung pag-artista, hindi dahil napilitan, hindi din dahil sa pera. Maswerte ako na pinayagan ako ng nanay. Ang TV ka ba ng star? Oh, well, no, ang TV. 4:30 na! Ang TV na! Na. Oh, yes. Kasabay niyo sina, first batch ka ba? First batch. Tina Jolina. Jolina, Claudine, Jessica. Rita, Jessica. Yung mga bagets-bagets pa. Yes, si Gila, the Alvarez siblings. So si Angelou De Leon, paano ka ba i-explain yung sarili ko? I want people to know me na, yes, artista ako, pero ang pagiging artista ko ay dahil sa trabaho. Pero mahal ko ang industriya ko. Hindi ko to, sabi ko nga, hindi ko matatanggal to dahil ito yung bumuhay sa pamilya ko. At kung sino rin ako ngayon, malaking bagay ang pagiging artista. Hindi lang artista, gusto ko rin makilala bilang sana. Gusto kong sabihin, sa hindi sa pagbubuhat ng bangko, gusto ko namang isipin, mabuti akong Pilipino, mabuti akong Pasigueño, or sinusubukan kahit papaano na maging mabuting Pilipino. Tatlo ang anak, apat total because nung nag-asawa ako, yung asawa ko ay meron din anak. So, apat ng aking anak, and ang asawa ko ay si Wawi Rivera. 12 years na kami this year na kasal. Kristiyano, mahal ang Diyos at mahal ang kapwa. Yun, sana ang gusto kong isipin na yun ako. Okay. Ngayon naman, ikaw ang isa sa pinakasikat. Wow! Noong 90s. Noong pinakasikat na artista, celebrity, teen star, TGIS, Peachy in the Alam ko dati, ang kabangga niyo ba sina Juday? Mas nauna sa akin. Yes. Sila ang Jimmy. Ang hindi, mas nauna si Judy Ann kasi ahead siya talaga sa amin. Kasi napapanood namin ula. Yung gimmick. Yung gimmick kasabay namin, pero mas ang contemporary ko si
si Claudine, ako at saka yan si Julina nga kasi mas ma-ahead sa amin si Julian. Pero grabe yung pero kasi nga no, nagkaroon ng TGIS tapos nagkaroon ng biglang yun yung nagsasabungan dati eh. So isa ka sa pinakasikat at tinitilian at kilalang artista noon. Pero ngayon, ano yung nag-encourage sa'yo? Or sino yung nag-encourage sa'yo na i-pursue yung politics or yung public service? Yung inspiration ko talaga pagpasok sa politics, it's really the good governance of Mayor Vico. In all honesty, nung mayor na si Mayor Vico, hindi ko siya kilala personally. Pero naging inspirasyon ko yung good governance niya. Na nung napagtantu-tantukot, naisip ko talaga, sabi ko, ito yung gusto kong legacy na maiwan sa mga anak ko. Na kung meron man akong maiiwan sa kanila, bukod sa pagiging ina, bukod sa pagiging Kristiyano, yung makita nila kung ano yung gusto kong tayuan or tindigan or labanan or maiiwan sa kanila na hindi lang pang personal. Kaya nung naging inspiration ko, nung yung good governance, sinakita talaga natin yung changes sa Pasig. Parang doon ko nasabi na parang sinabi ko sa pamilya ko, sabi ko, gusto kong sumuko. Yeah. Sabi ko, after ko makuha yung bas-bas nila, yung support nila, kasi lagi ko sinasabi talaga sa mga pag, sa mga nakakausap kong Pasigueño, kabistrito ko, hindi ko ito gagawin nang wala akong bas-bas ng pamilya ko at buo yung suporta nila sa akin. Kasi aanin mo naman yung ambition kung sira naman yung pamilya mo, loko ko nga, hindi mo na ako pwede matulog sa sino. Ang hirap ba nung nagde-decide ka to run? Nung mga time na yan? Hindi siya mahirap. Kasi nung buo na yung desisyon, nung buo na yung suporta ng mga tao, I left it to God to make a way. Kasi sabi ko nga, ang mga bagay-bagay, minsan, sabi nga, sabi sa Bible, diba, the man directs his step. But it's the man makes his plan, but it's the Lord that directs his step. So, nung nagplano na, nung buo na yung suporta, ang goal ko talaga, ang unang-unang goal ko talaga, eh, sabi ko, gusto kong makausap si Mayor Vico at gusto kong mag-apply sa kanya. Nasabi sa akin ni Sir ni Constantine, na sobrang ang hirap lang mga pinagdaanan niyo. Lahat kami, I mean, kapartido man niya ngayon, kagiting man ang Pasig o hindi, I think naman marami talagang nag-apply kay Mayor Vico. So yun yung goal. Sabi ko, itong journey ko into politics, always one goal at a time. So yung after namin makuha, after ko makuha yung suporta ng family Vico, so that's one goal done. Yung second goal ko is makausap ko si Mayor kasi gusto ko mag-apply sa kanya para sabihin ko yung intention ko, makilala niya ako, mas makilala ko siya. July yun. Siguro mga July nagkaroon ng way para magkausap kami ni Mayor, mag-apply ako. And then, next was, walang oo yun ha, hindi ano, hindi yung, oh sige, tanggap ka na, walang ganon. Talagang, ah sige mo, parang ano, parang kang aplikante, babalikan ka namin, may call back ba? Nangihintay ka ng pero yun lang talaga, wala kang ano, parang, kay gusto mo talaga sa team niya na. Yes, I'd be honest ha. Yun yung gusto ko, sabi ko, sa team niya. And then sabi ko, kung hindi, pero after nun, so sabi ko, yun yung goal, gusto ko maging team niya. Pero prepared din ako na kung hindi niya ako matanggap, sabi ko, kasi yun yung ibang tanong ng mga nakakausap ko, tatakbo ka pa rin ba? Sabi ko, oo, kasi kung siya pa rin yung nandun at tumatakbo, at yung bangka naman yun yung gusto kong sagwanan, eh sabi ko, hanggang tumatakbo siya, tatakbo ko, so kahit independent. Pero yun na nga, all glory to God. Siyempre. Kaya yun, sobrang grateful ako. Pero yun yung sinasabi ko, parang lahat din to, kumbaga, hindi puro ako lang, or team ko lang, or pamilya ko lang, or ganyan. Alam ko na I have to leave room for God to move. And I think yun naman talaga yung inaasahan ko. Pero sino si Angela behind the camera? Makulit! Wait, behind the camera, kasi kung ganito, ito na to, what you see is... As is lang, ayan lang siya. Ganyan lang siya, simple. Pero malaki yung puso sa North. Oo, hindi. Siyempre, iba yung bayan.
Pag mayat, pwede ako maging kontrabida, pwede ako maging mabait, pwede ako maging superhero pag bayad. Pero... Nanay ni Butong to. Natatandaan niyo pa ba? Si Super Ingo. Yun. So, yeah, ano, pero ito na to. Yung pag mga ganitong interview, it, what you see is what you get. Sometimes, I can, well, minsan, pwede ako maging mas makulit. Minsan, nami-misinterpret. Pero, ito lang ako. Walang, nothing fancy. May iba ka pa bang ano yung background about sa politics? May mga kapamilya? Meron. Marami rin akong friends na into politics. My family. Hindi, sa bahay din namin, very socially informed yung mga anak ko. Lalo na may kids. Alam mo kasi nung iba yung generation natin. Sobra, oo. Iba yung generation natin sa generation ng mga kabataan ngayon. Kaya sabi ko nga, in all fairness, kung sino rin ako ngayon na lumalaki or yung tumatanda, I give credit to my kids also. Kasi sila rin yung nagpaparealize sa akin na sometimes tayong mga magulang, or at least I can speak for myself, tayo dapat yung nag-a-adjust din sa kanila. Kumbaga, let's meet halfway na matanggal yung sinasabi ko nga, yung generational gap. Kasi ako, alam ko yung feeling ng merong generational gap from me to my mother. Malaki yung difference na mas kaya marami kaming hindi pagkakaunawaan. Pero nung, when I had kids, well, at an early age, tapos nung lumalaki na sila, tapos ako rin parang tumatanda na, parang doon ko nare-realize na as a teen, as a mother-daughter ano relationship, dapat parehong nag-a-adjust. So, mas marami rin ako natututunan sa kanila. Tsaka, may mga pinagdadaanan yung mga bata na kailangan natin malaman. At tsaka, lalo na ngayon, to all the parents, we also have to be very understanding. Kasi minsan, yung informations na nakukuha na nila are all nasa Facebook, nasa... website, yung mga ganun. Ang bilis pa nilang maniwala. Yes, ganun. Kaya yun ako pagdating sa pagiging ina, medyo talagang ako yung nag-a-adjust sa kanya. Now, give me a chance na kayo ay pala rin. I-manifest mo to. I-pray na. God willing. Diba? Alam mo, lagi ko sinasabi, and ito, makikip mababasa nito sa Facebook ko. Sabi ko nga, it may be my desire, but it has to be His will. Alam mo yun? Na kay Lord pa rin. Oo, kasi, parang, yun yung akin. I mean, I have to face that because that is my reality. Okay? Reality ko, kasi baka sabihin na naman. Ano naman? Masyadong chuchu. So, yun nga po. Give me a chance na ikaw ay pala rin manalo bilang konsihal ng District 212. Okay. So, what are the projects and services yung i-offer mo sa mga Pasigueño? Kasi baka hindi nila alam. Di ba meron kang mga sinusuportahan before? Yes. O ano yung mga public service community yung ginagawa mo na gusto mong dalhin sa distrito ng Pasig? Well, yung ako talaga, para sa kaalaman din ng lahat, I became JCI President of JCI Ortigas 2010. So, dun din ako namulat, and then nung nag-born again ako ng 2007, I was part of Jesus Loves the Little Children, orphanage, tapos naging foundation, tapos ngayon nga yung River Springs na nakikita niyong nakatayo na sa pinagbuhatan. So, ako talaga, yung mga project-based ko na gustong tutukan is more of for the kababaihan to yung self-esteem, yung dignity ng kababaihan. Alam mo, natutuwa ako kasi minsan merong sinabi si Kong Roman na it resonated. Talagang sabi ko, yes, yan yung gusto ko. Yung mabalik yung dignidad ng mga Pasigueño. I think kasi tayo ngayon, lalo na itong pandemic, correct me if I'm wrong, talagang binalik tayo ni Lord sa basics. Ano yung mas importante? Ano yung pinaka-importante? Na-realize natin na hindi pala trabaho yung pinaka-importante. Family. Of course, kailangan yan. Family, kalusugan, di ba? Mental health and physical health. Kaya yung sa akin, gusto kong tutukan yung mga projects that would just serve the people na hindi lang monetary. Diba? Hindi lang monetary, kundi pati yung ma-secure natin yung basic needs ng mga bawat Pasigueño. Minsan gusto kong maging sectoral, pero ngayon pag naiisip ko, yung sectoral base, kailangan munang
ma-compensate nung pangkalahatan. Kumbaga yun, kasi yung Big Five agenda ni Mayor, pabahay, edukasyon, konsultasyon, bago aksyon, yung universal healthcare, at saka yung labanan ng korupsyon. Lately, tuwing umiikot kami, napapansin ko na isang factor na gusto kong tutukan din is yung universal healthcare. Kasi that, having that puts security sa mga pamilya. Kasi minsan kala natin ang ano lang natin, iniisip lang ng mga nanay, tatay, or kakainin, or ganyan. Uh-huh. But in reality, ang laking bagay nun eh. Oo. Yung alam mo na kung merong mang magkasakit sa pamilya mo, andyan yung gobyerno mo para matulungan. At maliit lang yung, hindi naman sa wala, pero maliit lang talaga yung ilalabas mo sa bulsa mo, yes, kung meron. Oo, kung meron man. So yun, yung mga ganon, yung kahit papano, let's be honest, hindi naman talaga natin alam kung kaya ba natin talaga tanggalin ang poverty. Pero yung, in reality, in my reality, I just want to make, or have the people's lives comfortable, to give that sense of security. So yung mga project basis na, you know, of course, okay mag-medical mission, di ba? Okay yan. Pero ngayon, God willing, kapag pala rin, gusto kong mas maging, palakasin yung health system natin. Pati yung mga daycare centers, yun yung tutukan natin, yung i-encourage din natin yung mga tao na magpa-check up sa mga health centers natin, hindi lang basta-basta. So, ano lang, yun yung isa sa gusto nating bigyan ng focus para yung mga, yung sense of security ng isang tao, babae man, lalaki, pamilyado o hindi, yung sense of security na makakaasa ka sa gobyerno mo kapag nagkasakit ka, that lessens the stress of your everyday life. Kaya, isa yon. Nutrition, pangalawa, sa bata, nutrition. Nakita natin this pandemic na in a snap of a finger, pwede mag-iba. Diba? Na parang, ngayon parang yung mga anak ko, even my kids, lalo na may young one na 10 years old na siya, talaga pinapakain ko na siya ng gulay. As in, kailangan, dapat kaya. Kasi you never know. Actually, hindi. Kasi you never know sa pandemic, malay mo, gulay lang meron ko sa ipagbahay mo. Paano kung hindi mo yung pinakain, di ba? Parang yung mga ganong, ano, mga simpleng bagay. Pero I think, more than anything, suportahan natin yung ano, yung vision ni Mayor. Kasi maganda talaga yung vision niya for the Pasigueño. So, yun yung isa natin gustong tutukan din, di ba? Prior na malaman mo na ikaw ay part ng Giday ng Pasig, so what comes to your mind first? Anong naramdaman ng puso mo nung nalaman mo talaga officially na ito ay part na ng meeting ng Pasig? Oh, sige, pero nakasaya ko lang ito kakwento, ha? Official na nakakatawa. Kasi, so July ako nakapag-usap kay Mayor. So, nagpunta ako sa office na nakilala ko na siya. Okay, ganyan. Tapos August, naka-receive ako ng, sorry Mayor, ako. Ay, mamaretes ko. Tapos naka-receive ako ng ano, ng message. July pa pa birthday niya yun, ha? Oo, July siya. July, oo nga. Tapos August, nag-message siya sa akin. See you soon, Miss Angelou. So sabi ko sa asawa ko, B, eto na. Eto na. Sasabihin niya na sa akin na hindi ako natanggap. So talaga yun na agad yung in-imbibe mo. Sabi sa akin ang asawa ko, ha? Sige, oo, sasabihin na sa akin, sorry Miss Angelou, thank you for your time. Ang ganda, sabi niya, bakit ka naman na-intetext? Sabi ko, kasi mabuti siyang tao. Ay, alam mo, maasa yung mga tao. Sabi niya, alam mo, ganun yung thinking ko talaga. Talagang, I don't know, baka ako, mali ko yun. Siguro ayaw mo mag-expect, tapos ano. So, nung tayo na yun talaga, ito na, ganyan. Siguro after nun, mga siguro August, September, mga September, nung pinatawag na kami, yun na nga, yung anim lang kami, closed door meeting, ganyan. Tapos talaga, andun si Consi Buboy sa kanila. Alala ko to. Si Consi Buboy, ako, Consi Kid, si Tita Consi Cory del Mundo, si Consi Mago, ako si Consi Gambayan. Tapos diyan, nakagiri na talaga. Pala, edi yung official na pala kayo na naandoon. Yun, oo! Akala ko, parang, naisip ko, elimination round. Parang, hindi yung text message, kala ko yun na nga yun. Eh, pero gano'n na nga yung feeling.
feeling ko, sasabi ko, ito na. Yun yung una kong, nung nakuha ko nga yung message na, yun yung una ko, ito na. Sabi niya, thank you for your time, chu-chu-chu. Mm-hmm. So, nung time na tinawag na kami, at makikipag-usap na kay Mayor, so nandun sila. Tapos, sinabi na nga na kami na yung napili. Alam mo, ako talaga yung ginawa. Sabi ko, sinabi na, oh, you're part of, ano. Kasi makikita ko lahat sila meron, you know, may, lahat may ano yun, position, may, ano, talaga, na, ano ko, basta Lord, ikaw to. Hindi, baka, hindi ba inisip nung una, baka kasi muse yung kailangan nila nung una. Mascot nga, naisip ko, hindi ko, kasi, no, pero nung in-explain naman, in-explain naman sa amin ni Mayor, and I think he would also be the one to say this, na, we all went through a difficult process. Sabi nga ni Icon, sige, lahat kami dumaan sa proseso ng pagpili. Mm-hmm. Siyempre, hindi kami perfecto lahat. I mean, walang perfecto sa amin. Pero, siyempre, lahat kami nakaano dun sa wisdom ni Mayor na meron kaming role to play. And siguro, like for me, yung moral character siguro, or dun nakabase, ay siya na magsasabi nun, na ayoko nang magbuhat ng bangko. Basta yung part natin, masaya kayo maging official part, ano ka, part ng Gating ng Pasig. Ngayon naman, makakaasa ba kami ng isang good governance sa Angelo de Leon? Oh, definitely. Mm-hmm. Ano yan? That's at the middle of my heart. Kasi yun yung naging inspiration ko eh. Mm-hmm. Yun yung tinitindigan ko rin. Yun din yung gusto kong ipakita sa mga anak ko na finally, there's this government na yung pinangarap ko. Sabi ko nga nung iniisip ko to, parang pwede palang maging malinis yung salitang politika. Uh-huh. Yun talaga, yung mga ganun kasi hindi naman sa masyado na ako matanda, pero meron na rin naman akong kinatanda at nakita mo na rin naman yung politika. Isa pa sa kina-admire ko kasi kay Mayor about good governance is yung lagi niyang sinasabi, hindi politiko yung pinapalitan niya, hindi apelido yung pinapalitan niya. Which, totoo, it's not the name, it's not whoever is the thing, it's not the person, it's the system. So yun yung gusto ko. Kaya parang kung makakaasa sa good governance, yeah, because yun yung gusto nating palitan, yung sistema na sana hindi na natin mapasa yung mga dating sistema sa mga pamilya na, sa mga anak natin, sa mga apo at apuhan natin. Saka parang nasabi din ata sa akin ni Consi Kane nung last time na nakikusap kami, parang nung binubuo nyo pa lang yung Gating ng Pasig, hindi pa siya Gating ng Pasig noon na parang may nagsuggest sa inyo na Team Vito Soto. Pero ang sabi ni Mayor na itong grupo na to ay hindi na siya patungkol sa akin. Yes. So dapat involved yung buong Pasig. So, yes. Kaya siguro na po yung Gating, yes, ng Pasig. Kaya ano, kaya nakakahanga. Tulad yan ang sabi ko kasi nga, yun naman ang una natin nararamdaman kay Mayor. It's his good governance. Kung paano na pinapatakbo yung gobyerno, yung City Hall, yung mga pagbabago na nakikita natin sa Pasig. Tapos nung nakilala mo siya, at ngayon mas lalo ko siyang nakikilala, nakikita mo na he walks the talk. Yung at nakikita mo hindi lang yung pangarap niya sa Pasig yung nakikita natin or nararamdaman natin. It's yung pagmamahal niya sa mga sa Pasig, yung pagmamahal niya sa Pasigueño, kasi nakikita mo iba yung outlook niya, iba yung you think like this, pero he thinks differently. And I think it comes from character. Kaya hello po mga Kapasigueño, ako po si Angelo De Leon. Laging tatandaan, I will always be an angel with you. At dahil kilala niyo rin ako sa TGIS, pero ngayon sana ang suportahan niyo sa akin at iupo natin sa konseho ay bagong TGIS na. Hindi na thank God at Sabado, kundi tapat, gawa, ina, servisyo. Dahil ako po ay nagnanais ng isang tapat na gobyerno, ng isang konseho na maraming magagawa, na may pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina na gustong magservisyo sa bawat Pasigueño. Maraming salamat po. Ako po si Angelo De Leon. Please subscribe and like, and don't forget to hit that notification bell for Kurt TV. Bye!